mga kapamilya, narito na naman muli ako, ang inyong kapamilya na si Sherio Wisdom. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano manalo ng 30K kahit sa kabila ng malaking mong problema ay natugunan pa ang iyong pangangailangan. Kaya subaybayan niyo ako ngayon, pakinggan niyo ang maganda kong kwentong ito na napanood ko kay Sir Rapid Turbo Action. Ito isang true to life story ng isang ina na may malaking problema sa financial. Itong inang ito ay may anak siyang may sakit na kailangan ng operasyon ng araw na iyon, ngunit wala siyang financial na pangangailangan. Ngayon ang pag-uusapan natin, ano ba ang ginawa niya upang magimala ang Diyos sa kanya para makamit niya ang katugunan ng kanyang pangangailangan. So una-una ang ginawa niya, kahit sa kabila ng malaking kanyang problema, nanindigan siya sa kanyang unang pananampalataya. Siya ay nanindigan sa kanyang pananampalataya. Imbis na patakot siya, tumayo siya sa kanyang pananampalataya na naniniwala siya na kasama niya ang Diyos. Kaya umbis na umiyak siya, matakot, ay gumawa siya ng paraan kung paano niya malulutas ang problema niya sa financial na pangangailangan. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay isang bagay na naniniwala ka na makakamit mo kahit hindi mo pa nahawakan. Umaasa ka, kiniklaim mo na, ina-advance mo na, na nasa iyo na yun. Ganon po pala, katulad ng pananampalataya natin kay Lord, kahit hindi natin siya nakikita, naniniwala tayo, natutulungan tayo ng Diyos. Ganon din yun sa mga bagay na ine-expect natin, na naniniwala kang mahirap man maabot ang pangangailangan natin, mahirap man maabot ang mga pangarap natin, pero maasa ka at naniniwala ka na makakamit mo yun. So kahit hindi mo pa yun nakikita, magaang na yung loob mo kasi nandun na nga yung paniniwala mo na kiniklaim mo na, inaangkin mo na, na nasa iyo ng mga kamay. Yun ang pananampalata, yun ang faith na kailangan natin meron ka nun. Kaya katulad ng isang inang ito, na imbis matakot, umiyak. Oo, nandun na ako, lahat naman tayo sa umpisa, pag may mabigat na problema, umiiyak tayo, dumadaing tayo sa Diyos. Pero, ang takot at ang pag-aalala natin ay hindi tumatagal kapag meron tayong pananampalataya sa Diyos. Dahil unang-una kapag tayo may pananampalataya, unang gagawin natin ay sumunod ay magdarasal. Ayan po ang pangalan ng gagawin natin para makamit ang himala ng Diyos. Ay ang una, panindigan natin ang ating pananampalataya. At ang pangalawa ay ang pagdarasal. Yun na nga po ang sinabi ko. Kapag tayo may pananampalataya, naniniwala tayo sa Diyos. Kaya unang gagawin natin kapag napuno tayo ng takot, pag-aalala, lumulod agad tayo at naalala natin ang Diyos. Sapagkat alam natin na siya lang ang tanging makakatulong sa atin. Wala ng iba. Kaya nga, tayo ay naniniwala sa prayer. Dahil sabi nga, in the Mark 11:24, sabi, you believe, pray, maniwala kang sa prayer, at paniwalaan mo ang iyong pinagdarasal. At higit sa lahat, paniwalaan mo rin na natatanggap mo o matatanggap mo kung ano man yung hinihiling mo. So, paninindigan natin, kaya tayo nananalangin sa Diyos kasi naniniwala tayo sa Diyos sa kanyang kapangyarihan at naniniwala rin tayo sa kanya ay walang mahirap. Kaya inaangkin na natin na ito ay makakamit natin. Katulad ng isang inang ito na kahit puno siya ng takot pag-aalala sa financial niya ay kumiro siya, nagdasal muna, syempre nandun yung lakas ng loob niya, nagdasal. Siyempre, kapag nagdasal na tayo, gumagana na yung utak natin, nawawala na yung mga takot, ando na yung pumapasok yung mga positive, na kung ano yung gagawin mo para makuha mo o matugunan mo ang iyong pangangailangan. Eh ngayon, nagkaroon siya ng idea na
kumilos siya. Oh, inaalala niya si Rafi Sotor po naglalagya, di ba? Si Rafi to po action, naglalag. Eh, nung time na yon ay nakachempo siya, nakalive si Sir Rafi to po. At ito naman si Sir Rafi to po ay ginamit din ng Diyos sapagkat hindi naman niya alam din na itong taong ito ay may malaking problema sa pera. Una yung sumagot sa kanyang tawag ay isang tao. Tama ang sagot. Siyempre, may tanong niyo, may sagot. Kailangan masagot mo ng tama. Natanong, yung tao nang sumagot, eh, tama ang sagot. Pero ang problema, bakit hindi natanggap ang 30K? Kasi, hindi siya naka-on. Hindi naka-on yung TV niya. Ibig sabihin, hindi siya nanonood. May bumulong siguro sa kanya, kaya siya nakasagot ng tama. Pero itong ina na may malaking problema sa financial, eh, nanood na siya at alam niya yung sagot. Kaya sa kanya napunta yung 30,000. Sa tagang, kasi alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Alam niya ng Diyos ang anong problema natin. Kaya minsan, yung araw na yun, gagawin niyang bless sa'yo. Kaya nga sabi nga eh, every day have blessing. Araw-araw, binubuhos ng Diyos. Paniniwalaan po natin yan. Araw-araw, kung gaano kaluwanag ang umaga, ganyan din kaluwanag ang ayan ang aking paniniwala, ganyan din kaluwanag ang ating pag-asa na merong may magandang mangyayari sa atin sa araw-araw. Dapat pinaniniwalaan natin yan. Kahit gaano man tayo kahirap sa mundo, kahit gaano man kalaki ang problema natin, dapat pinaniniwalaan natin na may magandang mangyayari sa ating buhay. Hindi tayo naka-steady lang sa takot, sa pag-aalala. Kaya kailangan maalis din natin. Oo, natural lang yung takot, pag-aalala. Pero kung naka-stuck tayo dyan, walang mangyayari. Paano magaganap ang isang himala kung naka-stuck tayo sa takot? Kaya kailangan positive pa rin tayo kahit na ano yung na nararanasan natin kahit malaki pa ang problema. Katulad ng isang inang ito, na alam niya si Serapi, nagbaka sakali siya. Umbis na tulala siya doon, tignan ng kanyang anak o mangutang kung saan-saan, nagbaka sakali siya, nanood siya. Dahil nga 30,000, malay mo nga, machempuhan nga niya o makasagot siya. Eh tamang-tama, eh talagang pinagtagpo ni Lord si Serapi at itong babae na mag-ina na si Serapi ang ginamit ng Diyos upang matulungan ang itong inang ito. At yun nga po, nanalo po siya sa halagang 30,000 pesos. At doon lang nalaman ni Serapi na ito palang ina ay may malaking problema. At hindi lang yun. Hindi lang 30,000 ang kanyang binigay. Dinagdagan pa ni Sir Rafi Turpo. Tinugunan ang mga pangangailangan ng bata sa pagpapagamot. Alam mo naman si Sir Rafi, napakabait niya. Sobrang magbigay. Umaapaw, sigsigiliglig. Diba? So, hindi mo na kailangan magbakaawa sa kanya pag talagang alam niya ang pangangailangan mo, eh talagang ibibigay pa niya yung sobra. Kaya napakapalad itong ina. Ito nakita ko talaga yung ano niya. So dapat ganun ang gagawin natin kapag may problema tayo malaki. Huwag tayong matakot. Umasa pa rin tayo, may magandang mangyayari. At higit sa lahat, huwag natin kalilimutan ang magdasal. At sa pangatlo, para hindi tayo madaig ng pagsubok, ang katangian ng isang tao may problema na nakakatanggap ng himala, syempre, panindigan mo rin ang mga pangako ng Diyos. Kasi pag tayo nakahawak sa pangako ng Diyos, sigurado malakas, matibay tayo. Hindi tayo basta-basta madadaig ng takot at pag-aalala. Ano-ano ba ang mga pangako ng Diyos? Una, ang pangako niya, ako ang iyong kalakasan. Siya, tunay yan. Subukan nyo at hindi ko kayo binibiro. Subukan nyo magdasal at mararamdaman nyo kung paano kayo palalakasin ng Diyos. Lalo na kung kagang mabigat ang ating kalooban, lalo na kung hinang-hina tayo. Subukan natin, sabayan nyo pa ng luha, huwag kayong maiya kung kailangan ilabas ang mga luha. Sapagkat ang luha natin ay nangungusap sa ating Panginoon. So, ilabas natin kung kinakailangan. Dahil kapalit ng pagluwang yon ay kagaanan at kaginhawaan. At ang sumunod nga po ay pangakong tandaan mo, hindi kita iiwanan at di kita pababayaan.
Yan ang pangako na yan ang pangako kapag inisip natin ay nagkakaroon din tayo ng pambihirang lakas. Kasi alam natin na gaano kalakas ang ating Panginoon. At ang pangatlo ay lagi natin tandaan ang pangako ng Diyos, nilikha tayo at mahal tayo ng Diyos. Kaya maganda ang kanyang plano sa atin. Ang plano niya sa atin ay matagumpay at mahabang buhay. Kaya kapag tayo may karamdaman, umasa tayo at maniwala tayo kanyang pagagalingin. At ang pang-apat, tandaan, pag nagdasal ka, ang Diyos laging nakahandang makinig sa atin. Kaya hindi mababaliwala ang ating pagdarasal, sapagkat yan ay magbubunga pa rin ng gantimpala at himala, biyaya pagpapala. Sabi nga, prayer can change your situation. Prayer is a miracle. Totoo po yan. Pwede niyang baguhin ang lahat ng masamang nagaganap. Pwede niya i-turn over na ayan na. Kaya may mga himala na ooperahan, sasabihin na ooperahan, ganun ganyan. Oh, naalala ko talaga yung aking asawa. Naalala ko aking asawa. Oh, sobra ang takot ko noon. Oh, dahil siya ay merong kidney stone na dapat ooperahan din siya. Eh, wala naman kaming pera din. Sabi nga sa inyo, pag alam ng Diyos na wala tayong pera at wala tayong magagawa, God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He makes his way you cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Lagi niya tayo i-guide. At talaga nakasubaybay ang Diyos. Walang sawang pagsusubaybay sa atin. Dahil alam niya, mayroon tayong kakailanganin sa Kanya. At para iyon ay Kanyang matugunan agad. Yun. Tapos ang panglima, pangako niya, lagi mo ako kasama. Lagi natin tandaan niya, lagi natin siya kasama. Kaya nga niya pinili maging templo ang ating katawan upang maramdaman natin siya na siya ay lagi natin kasama. And ang pang-anim po, I will give you peace. Kailan ba ito mararamdaman? Totoo ba ito? Opo, totoo yan. Lalo nga, sabi ko nga sa inyo, kapag kayo may problema at nagdasal, kapayapaan ang mararamdaman nyo, kalakasan. Kasi naisabi nyo na eh, sa Diyos ang lahat ng bigat, takot, pangamba, lahat yun ay bura na ng Diyos sa'yo. At kaya magaang naman yung pakiramdam mo at ikaw makakaramdam ng kapayapaan. Kahit nandiyan yung problema mo, magaang pa rin yung pakiramdam mo, nakatulog ka pa rin ng mahimbing dahil alam mo na ang Diyos na ang bahala. Sa kasi, syempre, bibuhos mo na yung luha mo eh. Pagod ka na eh. Ngayon makakatulog ka na ng payapa. Ganon yun. Kasi, kukunin ni Lord lahat. Ayan ang himala nga po. Yan nga po ang himala ng dasal. Hindi natin kaya ipaliwanag ang galaw ng Diyos. Pero subukan nyo ang lahat ng mga sinasabi ko. Tingnan ko kung hindi nyo maramdaman ang mga sinasabi ko ito. Kaya ko ito sinasabi sapagkat ito ay naranasan ng aking buhay. So, ang pampito po ay tandaan natin, syempre, kaya tayo tinutulungan ng Diyos, kaya tayo iniligtas ng Diyos dahil mahal na mahal niya tayo. Syempre bang ang taong lumika? Kahit nga ang tao, diba, kapag lumika, iniingatan niya ang kanyang nilika. Ito, subukan yung mga anak nyo, kindergarten, diba, pag lumika yan, nag-drawing lang yan, mama, 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 mga tuwang-tuwa na yan sa'yo, ipapakita yan, mama, mama. Tingnan mo, ganda-ganda ng kulay ka. Di ba? Tuwang-tuwa siya. Ganon din ang Diyos. Kapag nilikha niya tayo, tuwang-tuwa siya sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Ayaw niya masira yung kanyang ginawa. Kaya iingatan niya ito at didisplay pa niya. Kapag hindi kumikinang, pakikinahin niya pa niya yan. O. Kaya nga tayo may mystic. Kaya nga hindi niya tayo ginawang perfecto. Sapagkat siya yung magpupuno at siya yung magtatama para lalo tayo gumanda. So, natural lang talaga tayo ay magkamali. Tandaan natin, ang Diyos pa rin ang perfecto at magiging perfect lang ang buhay natin o perfect ang ating buhay kung tayo ay sa Kanya ay maniwala. So, yun lang po ang lagi natin tandaan. Napakaganda ng Kanyang pangako.
At yan, pag pinandigan natin ang kanyang mga pangasli, siguradong ang himala ng Diyos ay ating makakamit. Diyan lang po nagtatapos ang aking share na ito. Hope sana nagustuhan nyo ang aking sharing ito. At paki-like, paki-subscribe nyo. Kung hindi pa po kayo subscribe, paki-pindot nyo lang po yung subscribe. At yung bell naman po ay para ma-update nyo kagad at malaman nyo agad kung bago kong upload. Kaya press nyo po yan at abangan nyo ako ulit sa susunod na aking video. Salamat po sa inyong panunod at pagpalaid po kayo ng Diyos.